Samantala, inanunsyo ng Department of Energy na posible raw mag-issue ng yellow at red alert sa supply ng kuryente sa darating na tag-init. At kung po niyan ay makakausap natin si Ginoong Edgardo Masongsong ng National Electrification Administration o NEA. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Si Connie Season magandang, po ito. Magandang tanghali din, Ma'am Connie. Yes po. Okay, papa-update lang po kami. Unang-una, kamusta ho ba ang ating supply? Bakit po sinasabing kailangan na tayo ho ay kumbaga magtipid-tipid at nasa yellow at red alert po tayo? Baka ganun ang mangyari. Oh, tama po. Tama po kayo. Nag-issue po ang ating Department of Energy ng advisory na baka magkaroon ng kakulangan ng kuryente, lalong-lalo na sa peak demand times, no? Lalong-lalo na may pitsang nakasaad sa April 18 to 21 and May 20 to 22. Na kukulangin daw or kakapusin ng supply between 256 megawatts hanggang 821 megawatts sa Luzon. Ito yung sinasabi ng ating Department of Energy. Okay, so at least pinaghahandaan ngayon pa lang po. Ano? Pero ito ho bang pagkukulang na sa supply ng power supply po natin ay may kinalaman din po doon sa mga naging problema rin natin last year? Ano ho ba? May connection ho ba yan? Ang nangyayari kasi ngayon, pagka sinabi mong supply ng kuryente, hindi lang kasi isang technology, kasama na yung mga renewable, yung hydropower plant. Pagka summer kasi, pagka hindi tag-ulan, talagang humihina yung supply ng tubig. Kaya nababawasan din yung capacity na kayang i-generate ng mga hydropower plant. Okay. Kaya tapos lumalaki yung demand. Pagka summer kasi, ang daming gumagamit ng kuryente, lalo na air conditioning units, ganun. No, kasi mainit, di ba? Opo. Pero pero sa ngayon po ba, ano ho ang ating lagay ng ating supply ngayon? Wala naman. Pagka sinabi mong mga electric cooperatives sa Luzon, no, mayroong mga existing power supply contracts sa mga power supplier or sa mga generators. Kaya lang, pagdating sa summer, kung mag-declare ang mga generators na kulang ang supply dahil hindi gumagana yung source ng kuryente, source ng power, lalo na tubig, talagang kukulangin, kakapusin. So, so kami sa electric sa NEA, kasama ang mga electric cooperatives, pinapaghanda po natin na matugunan yung kakailangan ng supply ng kuryente pagka tumaas yung demand. Halimbawa, sinasabi natin na kailangan na i-manage ng electric cooperatives yung supply. Kung kukunti lang ang supply, meron tayong tinatawag na demand side management. Yung mga malalaking konsumo or yung mga big loads, baka pwedeng huwag lahat ng kailangan ng supply ng kuryente ay magagaling sa electric cooperatives or sa distribution utility. So talagang tulong-tulong talaga tayo, hindi lang po pwedeng sa inyo lang manggagaling, ano, yung kumbaga paghahanda dito, dapat sa lahat. Sa lahat. So yun ang tinatawag nating demand side management kasi ang kagalingan ng mga big loads, meron silang mga standby gensets, baka pwede nilang gamitin. Instead na kunin sa grid. Although talagang gagastos sila dahil siyempre gensets, diesel ang kailangan. O pangalawa, yung mga electric cooperatives naman ay merong mga embedded generation na mula diesel fired or bunker fired hanggang renewable. Yung may mga solar, may mga hydro. So, pinapaandar yun, lalo na kung may kulang ng supply ng kuryente. So, mga electric cooperatives ngayon, meron mga embedded generation power plants na pag may kulang, pwede nang paandarin. Alright. Pangatlo, nananawagan tayo sa mga electric cooperatives na baka pwedeng mangontrata sila sa mga
big loads or yung mga consumidores nila na may-ari ng mga malls, ng mga industries na kung may sobra silang capacity sa kanilang gensets, baka pwedeng paandar rin through yung tawag natin na interruptible load program. Mm-hmm. Oo, yun. So, magpapasok sa isang kontrata si electric cooperative doon sa may mga may-ari ng standby gensets na mga malls, mga hotels, mga ganun. Sir, nangyari na to noon sa inyong experience ano na may mga pinapakiusapan din kayo ng mga big malls and hotels. At lahat naman po nakikikooperate pagka ganitong may mga panawagan kayo? Lalo na doon sa area ng mga electric cooperatives, doon sa Mindanao nagawa yan. Sa Visayas, nagawa sa Cebu, pero private mm-hmm. Initiative. Dito sa Luzon, sa Metro Manila, yung Meralco ginagawa. Kaya ako, nananawagan sa mga electric cooperatives na yung magagandang ginawa noon, gawin na ngayon. Opo. Okay, habang naghihintay sa possibility ng power shortage, baka kailangan pumasok na sa agreement si electric cooperative doon sa mga may-ari ng standby genset. Mm-hmm. At kung hindi ho mangyari, no, yung mga sinasabi natin ngayon pa lang na paghahanda, ano ho ang worst na po pwedeng maranasan po nating lahat? Kung hindi magtulong-tulong ang lahat, yung iaasa na lang sa distribution utility or iaasa na lang sa generation companies, talagang at dumating yung kinatatakutan nating kakulangan ng supply ng kuryente, talagang magkakaroon ng worst scenario, magkakaroon ng rotating brownout. Oo, rotational brownout na naman. Rotational ano? Brownout. Oo, naku, mahirap nga yun. Naku, summer pa naman, ano? Alright, okay. Marami pong salamat, sir, sa inyo pong binigay sa amin na update. At sana ho makinig tayong lahat ano, dun sa kanyang hong panawagan. Marami pong salamat again, sir. Okay, maraming salamat din, Ampuni. Yan po naman si NEA Administrator Edgardo Masungsong.